초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hello guys, good afternoon. This is Satudin again and welcome back to my channel. Sightseeing tayo today. Nandito tayo sa Odaiko Hall Akita Museum. Ayan po siya. At kasama ko po ngayon ang aking friend na si Larry Komatsu. Taga-summer po yan sa Pilipinas. Kami po ay papasok sa loob. Papakita ko sa inyo anong meron sa loob. Ang ibig sabihin po ng Odaiko ay drum. Pag marami, drums. Yun po ha. O sige, papakita ko sa inyo. Guys, let's go inside. Dun po ang entrance. See you there. And guys, nandito na po tayo sa loob ng Taiko Museum. Ito po yung mga tsura ng mga nung araw na tao na ganyan ang kanilang costume sa kanilang street fiesta. Naririnig niyo ba ako? Ganyan po ang kanilang costume. Ah, ganyan. Mayroon silang dalang taiko. Ganyan ang kanilang. Pinapakita po dito kung ano yung kasuotan or costume nila year 19, Showa 19. Hindi ko lang alam kung ano sa yan po. As you can see guys, makikita nyo po rito na suot ng mga mannequin na ito yung mga costume na ginagamit sa Taiko Festival every time na piyesta dito sa Tohoku region. Yan po yung iba't ibang mga costume na ginagamit nila kasama yung kanilang mga kasuotan sa paa, yung mga geta at saka yung taiko or drums. May kasama rin yung mga, ayan, tinapakita sa baba kung ano yung mga kasuotan nila. Yan yung geta nung araw. Sinusuot pa rin nila ngayon yan sa mga street festival. On this side naman ay makikita nyo ang 6 drums na may iba't ibang klaseng sizes. At nandyan din po sa pinakagitna ang yung pinakamassive drum na napasali sa Guinness World of Record. At meron na rin siyang sticker dyan sa gitna na kalagay siya ay Guinness World of Record na taiko. Ginagamit din yung mga taiko na yan pag every time na may Matsuri Street Festival, lalo na sa Akita at Aomori, nilalabas yan para magamit. Yan po, yung nakikita nyo yan, Guinness World Record Holder siya. Siya yung pinakamalaking taiko sa buong mundo. Dito po yan sa lugar namin sa Akita. Kung gusto nyo pong makita in person, pwede po kayong bumisita dito sa lugar namin. Dito yan sa Takanosu naka-base. Diyan siya sa museum niya nilalagay pag hindi po siya ginagamit.
And pumasok naman po tayo dito sa bandang loob. Meron po ritong 140 drums from 40 countries around the world for visitors to take in. At meron din po siyang audio guide naka-installed to introduce the history of Taiko and other displays. If you have a smartphone, you can listen to commentary in English and Chinese as well as Japanese. Meron din siyang recording can be displayed in text. People with impairments or yung mga may kapansanan na hindi nakakarinig also access the guide without trouble. Ayan. Meron din po diyang Philippines. Makikita nyo. Ayan. Yan yung audio ng para sa iba't ibang bansa. Yan. Yung nakikita na yan sa dilaw. Pipindutin nyo lang yan at lalabas yung iba't ibang sound ng Taiko sa iba't ibang country. Meron din pong dyan ang Philippines. Kinunan ko rin siya ng slide na video. Makikita nyo. Yan po. Napakaraming ng display na iba't ibang country na drums. Yan. From old to new, latest na mga drums. Ayan sa Chango. From Asia, Europe. Yan. Makikita nyo dyan yung iba't ibang klase ng Taiko sa mundo. And ayan, ayan po yung sa Philippine. Nakita nyo yung flag ng Philippine. Ito daw po yung from Philippine na drum. Bakal siya. So, di na mabigat. Yan daw ang ginagamit ng ating mga ninuno noon na drum sa Philippines.
guys, this is Ate Jean again at dito ko na po tinatapos ang aking vlog na ito sa Otayco Hall Museum dito sa Takanosu. And thank you guys sa pagsama sa aking sightseeing na ito. And thank you rin sa pag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat din po sa lahat ng mga GC kong kinabibilangan, sa aking family, friends, at sa aking mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyo guys. This is Ate Jean again and saying thank you. Keep safe everyone. And bye! Jai!